So here guys, kung saan tayo bumaba earlier, dun din tayo sasakay pababa ng Hakata. Ayan, let's go! Hey guys! And we're back! Nakababa na kami sa Moss Station and we're back to Hakata for this vlog. Welcome to my travel joys in Fukuoka, Japan! Day 2! Nighttime naman tayo ulit. Ayan, we're going to Komeo naman ngayon. You guys doesn't know Komeo, ito yung mga second-hand store. So, check tayo ng mga bags and jewelries kung anong meron doon. So, yun ang gagawin natin tonight. At kakain tayo ulit ng ramen because it's a chilly night here in Fukuoka. Ang lamig. So, make sure guys, during winter time to gear up. Ako, meron akong heat tech dito. Tapos, naka bubble jacket din tayo. Tapos, sa inner ko, ano ba, honey? Hindi ako nahihilo. Tapos may legs din. Meron tayong heat tech and then pants. Tapos medyas. Tapos make sure to wear comfortable shoes lagi. Kasi syempre dito hindi naman tayo nagda-drive. More walk tayo. So ayan, nandito na tayo sa Hakata Station. Ayan, may mall din dito. So check tayo. Guys, nandito na tayo. LV. Guys, ang galing no. Tingnan nyo. Yung ano nila, train station nila, may mga luxury brands. Guys, isang beses lang ako papasok dyan sa trip na to. At pag meron, ang kailangan ko ay... Saan? Lam na this! Hindi namin guys mahanap yung nahanap namin dito. So, yung kahapon na lang na nilakad natin. Pero ngayon, mag-ride naman tayo ng train. Let's go! Since nandito na tayo sa Hakata Station. Yan guys, nandito na tayo sa train station, sa green line tayo. And don't forget to walk on the left. Eh, don't forget to stand on the left and walk sa right side. Baba tayo sa green line. Kapag bibili ulit kayo ng ticket, look for yon. Kami sa Tenjin Minami, 2 stops lang. Tapos, I prepress nyo kung how much yung ticket. 210. Tapos guys, hanapin nyo kung anong platform kayo. Kami sa 4 kami. Ay, ito na pala. Let's go. Ayan, nakapasok na ako. The next station is Kushida Shrine. Labas na tayo ng station. And very chill ah. On Christmas Day, hindi siksikan. Masakip lang kanina dun sa may Hakata Station. Kasi yung mall mismo nila guys, nandun na yung luxury brands. Amazing, no? Kasi yung mga tao parang effortless mamili ng mga Chanel, ng mga Hermes. Mahaba yung pila kanina. Kami ay tingin-tingin muna dahil maaga pa. Merry Christmas everybody! Jingle bell! Ang labas natin, yung sa Mitsukoshi kung saan tayo nag-Starbucks kahapon. Diyan guys, try natin na kung makakapag-video ako pero if not, kikwento ko na lang sa inyo. Ayun pala, big camera pa rin. Ayun guys, nakalabas na tayo Komeo. Very small lang siya. Tapos one floor lang din. Nagsasorry nga yung madam dun sa may store. Pero ang meron sila, nahiya kasi ako mag-video kasi nga liit lang. More on jewelry, tapos may konting watch din. Tapos more on LV sila. Parang nagmahal na naman ang mga luxury goods ngayon here, no? So ayun, meron pa doon across the street pero kain muna akong fast sa Family Mart. Kain muna tayong onigiri. Ayan. Ito kaya ako. Hadro, ito ako. Seaweed. 266 ang snack natin. So guys, magmerienda muna tayo bago tayo magtingin-tingin. I got onigiri na seaweed tsaka chicken skin for 200 something yen lang. Merienda time. Tapos ayan, alam niyo na paano kumain ng onigiri. Open yun dito. May number yan. 1. Tapos hilahin niya. 2. Balik niya. Para may hawakan kayo. Tapos, 3. Ayan! Kain tayo! Mmm!
Yan guys, itong mga hacks natin. Depende nito, no? May kanin ka na. Tapos ito, chicken skin ito. Ay, nalaglag. Mmm, balap! Ayan guys, tapos na tayo kumain. Punta naman tayo sa Okura. Ganun din yun. Pero small store lang rin guys. Check natin. Let's go! More on Hermes sila guys. Ay, no Rolex. Patek. More Hermes sa baba. Dito may mga LV naman. May punch. Okay ba? Okay guys! Safe! We are marked safe in Fukuoka. Hindi natin sure. Yung mom ko, tinex ko na. Oo, nag-heads up na. Yung mom, heads up. May gagalaw ng... budget that we have. Will be Rolex. Jokes. Jokes. At the right time, pag na-film mo na para sa iyo. Kasi ngayon parang okay. Hindi pa. Okay, okay. So yun guys, pero abangan nyo sa Osaka. Mas marami tayong pupuntahan ng mga second-hand stores. So dito, relax-relax muna tayo, kain-kain. Gusto ko, kain sa place to eat. Ayun, may McDo, honey, kasi gusto ko mag-McDo challenge. Ay ko kahit siya. Okay, try natin. Try natin. Kaso magra-ramen tayo. Ayaw nga. Di tayo pwede maglalakad muna kami. Yan guys, nakita na namin yung mga place pwede tayo mag-shopping. Ayan, meron dito ang mga... Meron H&M. Ayan, tingnan natin. Baka may Zara dito, maka-check tayo. Saan? Ayan, tapos andito ang Don Quixote. Ayan. Landmark. Landmark nyo, dyan. Pag nakita nyo si Don Quixote, makikita nyo na sila H&M. May GU din sa tapat. Ayan. Ayan, hindi pa natatapos ang gabi para kay Jello kumpara sa kanya. Pasok! Pasok! Don't be shy. Guys, ang closing dito ng mga stores is 8 o'clock. It's 5 minutes to 8, tapos magbubukas daw sila 10:30. Naka Jello, baw na ng baw sa kanila. Pagka ganun. Recent lang yun na yung explorer ko na yun, 2005. Oh. Tsaka 2007. Oh. Ganda. Black ganda. Dial. Ganda rin ang presyo. Abangan! Sa Philippines kasi parang yung usual na binibenta sa year 2000 na. Or brand new. Mm-hmm. Which is medyo recent kaya medyo mahal na. Okay, ano masasabi niyo po? Ang masasabi ko, saya pala dito. Say, what more pa? Sa Osaka, no? Wait lang, punta tayo H&M. Ito sinasabi ko sa inyo na gusto ko lagi, di ba, sa H&M. Dito ay laging may red tags. Parang ito ay gusto. Hello! Ito guys, so, even boots na kasi. Kailangan ko kasi ay white. Wala. Kukunin ko sana yung pink guys. Kaya nga lang, sobrang bigat. So, mabigat pa sa pagkatao ko. Mark saved. Mark saved once again? Tingin-tingin? Ganun May pa lang. Question ako. Ano question? Madami ba tayong pansit canton sa bahay? Parang bakit? Natitipuhan ko yung nakita ko dun eh. It's a yes. Pansit canton diet. Sige, sagot ko na mali yun, mali, mali. Mag ganun. Mag ganun guys, huwag yung butuhin yung pamilya nyo. Para sa relo. Pero hindi natin masabi. Kung gusto niya, bahala siya sa buhay niya. Tolero na siya. Yan. Laki din ang apple nila, no? Pero ito po si Sir Jello. Hindi po nagkaawat. Bumili pa ng iPad yan bago pumunta dito. Yan. Hindi kasi compatible pag galing. Oo, yan. Saan tayo papunta? Ayan, may Starbucks here. Tapos ayan, we're on makeup. Baka this time, mamimili ako ng makeup guys. Yan, sabi ko na eh. Kapag may H&M, for sure, may Zara kasunod. Sale din, syempre, mga pandanig. Let's check. Ito mga color, oh. Pink na pink. Check tayo. Itchiran na naman guys. Oh, hindi mawawala ang itchiran dito. At laging may pila. Ayan guys, ito isang side pa ng Fukuoka. Nandito pala.
ang mga luxury stores din. You have Dior, tapos nadaanan na namin dun yung Gucci, LV, ito Tiffany, tapos kanina-kanina lang rin, nag-check kami ulit ng second hand stores for watch. Abangan natin ang adventures ni Sir Jello. Looking for the one. Well, makita ko na. Makita mo na. Looking for gusto. Ayan. Ayan guys, di namin alam kung saan kami pumupunta pero sabay lang kami kung saan pupunta yung mga tao. Ito yata yung Christmas bazaars nila. Kasi today is Christmas Day pala nga guys. Check natin kung ano meron dito. Sana may mga pika-pika na gugutom ako. Ang daming tao. Ano? Christmas market na siya guys. Kaso super kadaming tao. Silip natin. Check nga natin kung makapasok tayo. Guys, di na kami mag-attempt punta dito. Pero ayan, merong Christmas market na pwede kayong mag-pika, mag-snacks during Christmas time. Di na kami papasok kasi kakain kami ng ramen. Ayan pala guys, nandito tayo sa Fukuoka Tenjin Station. Nandyan, behind that yung mga luxury stores. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na may Christmas bazaar. Ayan, nandyan. Tapos tayo, hindi ko alam itong next natin pupuntahan. Ang ganda rin. Daimaru. Ayan guys, pasok tayo sa big camera kasi sana meron dito yung mic holder ng aking boya. Ayan guys, lahat naman ang gusto yung electronics nandito sa big camera. Sana mahanap nila yung kailangan ko. Ayan, ito yung kailangan ko. Guys, meron dito, ayan. Pero buong mic, hindi ko kailangan ng kasama mic. Ayan ang price ko. 5. Ayan. Ito kasi yan. Yung ganito ko. Tapos ito, ang kailangan ko, ayan lang. Guys, parang pwede na ako maging vlogger. Hey guys! Okay, of course, you know where we are. It's jealous time for some Starbucks. Tingnan natin kung anong mga food din natin. Uy, matcha chiffon. Chocolate mousse, white mocha, sarap. Guys, nandito na tayo near sa kanal ulit kung saan tayo nagsayaw kahapon. Pakita ko sa inyo kung anong mga food nila sa mga bazaars. Ay, ito may game. Diba na ganyan kami sa ano? Sa may Osaka. Ito naman, what's this? We have here potato and dim sum. We have here wagyu beef. Tapos drinks. Ito naman is xiaolongbao. Ito naman grilled oysters. Ayan, mag-oyster tayo sa Hiroshima guys kasi dun sila kilala. Oding. Yakisoba. Sarap. Tapos we have here chicken and beer. Tapos ito naman is yakisoba and takoyaki. Ayan pala, grilled pusit. We're back again to Canal. Canal, what ba tawag dito? Canal City yan. Tapos ayan guys, dyan yung mga yatay stalls. Tapos ayan, dahil Christmas time, meron silang food stalls here where you can eat. Ayan no, dyan sila kumakain. Di ba? Ang ganda. Way to spend Christmas time. Galing, no? Hindi na siya umuulan today, guys. Oo. Kaya daming tao. Ganda nang mag-chill dito. Ayan! Yan, pwede niyang gawin sa gabi here in Fukuoka. Here, guys, andito tayo kumain kanina ng lunch. Diyan, tapos doon naman yung hotel natin. Dito naman yung Hakata Iso. Bago yata to guys, wala pa siya sa my Google Maps. Pero, sinek ko yung kaninang nakita namin. Tapos ito, it's the same sign. Hidden gem to. Nakita ko to. Kita-kita naman siya. Nakita ko to kay JM Bangkisho. Ito daw ang best ramen na nakainan niya dito sa Fukuoka. Well, sabi niya sa buong Japan. So, tikman natin. Fun fact for Fukuoka, guys. This is really a food heaven. Sa ano? Food haven? Food heaven. Ayan, walang pila. Ito na, ready na, pwede na tayong pumasok. So, yun guys. And Fukuoka is the birthplace of ramen. So, magra-ramen tayo! Ang pinakamaganda dun guys is walang pila dito. Tayo na ang next in line. Huwag lang sasabihin. Wala pang Google Maps eh. Oo, huwag lang sasabihin na.
na cut off na po. Pero hindi sasabihin niyo. Kasi Tagalog. Kasi Tagalog. Ayan guys, si Jello. Ako nakuha na ako ng ticket ko. Ito yung sushi. Ayan siya. Order din siya. Itong katsu ramen. Guys, sa harapan namin ginagawa yung noodles. Kaso sinabihan kasi kami kanina na bawal daw ang koko. So ayan, ang daling. Excited na ako. Nice, ramen and beer kayo dyan. Ang dami ng koko. Ay, tatang siya. Ay, tatang siya. Ay, tatang siya. Harap. Very important. Guys, we're done eating our ramen. Ayan, at 9:40 PM, ang haba pa rin ng pila. So, let's review the Hakata Iso ramen, guys. Ang noodles niya, guys, is gusto ko, very firm kapag sinerve, and wala kang choice to, ano, wala kang choice but to get yung chef's recommendation. So, unang slurp ko sa kanya, guys, masarap. Sarap sa pakiramdam kasi syempre mainit na sabaw. Pero, guys, may hint of paet siya. Kasi from what I heard, parang may sake yata sa ingredients nila. Pero masarap siya. Tapos masarap din yung broth. Yung nakita ko, buto-buto talaga yung pinanggalingan na malaki talaga na kawa. Tapos, ayun, I love na may green onions. Tapos yun lang, pagka kinain mo siya ng kinain, ano siya, very creamy, very, no? Very creamy, unlike Ichiran. So, ang panlasa ko ay more on Ichiran talaga. So, kung i-rate ko siya, mga nasa 7.5. Siguro kasi sinamahan ko pa rin ng beer, no? So, ang pait na nung ramen, ang pait pa nung beer. So, ngayon tayo ay maghahanap ng dessert. Pero, if you wanna try also Hakata Iso, okay lang rin naman. Worth the try para hindi yung commercialize sa Ichiran talaga. So, ayan, let's look for family mo. Ikaw, Han, anong rate mo? Ako, ang rating ko, ano, 8 out of 10 being yung Ichiran as 10 out of 10. Okay, yun. So, same review. Galing. Okay. So, tayo bumalik sa ating hotel. Diyan tayo ay mag-quick 7-Eleven run. Gusto ko sana mag-ice cream pero hindi pa pwede. Tingin-tingin lang. Hey guys! And we're back to the hotel. Nag-7-Eleven run lang kami to buy. Ito, bumili na naman ako ng lemon drink. And ito, bumili tayo ng ating vitamin C. So, ayan! Let's do the budget for day 2. So, ayan guys, today is a beautiful day. Hindi umuulan like nung pagdating namin kahapon. Tapos, ang ganda lang ng weather, lalo na kapag ka, naka-ready ka, like naka-heated ka and all. Tapos, ngayon, very chill lang. We went to a touristy place. We went to Daizafu Shrine. Tama ba? Sana natatama natin yung mga sinasabi natin. Tapos, sa gabi naman, nag-walk around lang tayo ulit sa Hakata and kumain tayo ng ramen. So, ayun, let's do a breakdown. And ang masasabi ko lang talaga, guys, parang iba kasi natatakot pumunta here in Japan kasi daw magastos. Well, that's true. Magastos naman talaga mag-travel. But, ang ano talaga, makakapag-adjust ka naman when you get here. Basta makuha mo na yung flight mo and yung accommodation mo, good na yun. Kasi sa pagkain, like kanina, di ba, kumain tayo sa Family Mart, parang 200 pesos lang yata yun or wala pa yata yung 200 pesos yung kinain natin ng onigiri tsaka chicken skin. So, ito, let's do a breakdown. Diyan lang kayo. I'll be posting din siguro dito kung ano yung mga ginastos. So, we started the day at Sukiya. I had lunch. So, ang lunch natin, converted na lahat to into peso. Ang conversion ngayon is 0.4 para safe. So, for lunch, ginastos ko ay 212. Tapos, when we went to Daizafu, nag-bus tayo. That's 244 papunta. Tapos, pagdating natin doon, kumain tayo ng mochi. Nakita nyo, diba? That's 60 pesos lang pala. And then, I got a drink na lemon. Ito, ganito rin yun. At 56 pesos. Tapos, bumalik ulit tayo here in Hakata via bus. 244. And ang maganda doon, maganda ngayon sa lakad namin, di ba? 40 minutes yung bus ride. And dahil nakaupo tayo, nakasleep tayo, di ba? 40 minutes yun, papunta at pabalik.
Tapos, I went to Family Mart to get snacks. Ayun nga yung kinain ko. 88 pesos lang pala yun. 220 yen lang. Yung onigiri, tsaka yung chicken skin. So, yung iba, kinukuha naman nila onigiri or yung mga chicken doon, yung Fami Chiki. Mura pa rin, diba? Tapos, we went to Hakata Iso. That's 600 lang. Ano, ang mahal pa nga doon is yung beer eh. Parang yung beer ko doon is 280 yata. Tapos yun, yung difference is yung ramen. So, kung masasabi natin, sulit na rin pala yung ramen na yun, no? Good yun. Tapos, nag-quick 7-Eleven tayo for 112 pesos. Yan, drink muna tayo. So, yun. So, for our day to here in Fukuoka, Japan, a total nating expense is only 1,626 pesos. Ayan, kasi yung iba, like for example, bumili tayo ng charm kanina sa shrine, nilibre na ni Zelo yun. Yun lang ginastos natin today, diba? Sabi ko sa inyo, yung binabudget ko in a day is 5,000. Ayan, ang dami pa nating sukli. 1,626 pa, so ayan. Hope you had a good one today dahil Pasko. Nag-init na ba lahat ng mga handa or bukas pa? So yun guys, hope you like our vlog for today. Very chill lang kasi kung gusto nyo talaga ng chill place to go here in Japan, sobrang iba yung vibe. Lahad lang talaga at wala masyadong tao. Go here in Fukuoka. So tomorrow, we'll be going naman shopping. We'll be going to Tosu Premium Outlet naman. So abangan nyo ang next vlog natin. Ayan, yan ang most viewed natin last year. Yung nag-Gotemba Premium Outlet tayo. Ngayon naman sa Tosu tayo. So yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel at Yabo Joyce on Instagram. And she, JY on TikTok. So yun lang. Merry Christmas. Nakahabol pa tayo ng vlog this December. Thank you so much for watching. Bye!